Hello mga sir, mayroon dito sa atin na Honda Click na 150 at tinulak na lang ito mga sir dahil ayaw umandar. Tapos napansin ko dito sa kanyang motor mga sir. Papansin nyo yung kanyang halo switch, kahit na naka-off yung ignition natin, pati panel na naka-off, umiilaw pa rin. Tapos ito yung remote niya. Kapag kapinindot mo itong mga sir, dapat magre-response pa rin yan. May back answer pa rin yan. Ito wala mga sir. Ayan. Tapos ang sabi nung may-ari nito, simula nung nag-wiring. Mapapansin yung wiring niya mga sir. Ito yung napaka-delikado sa lahat mga sir. Wala ang fuse. Nakarik na kaagad. Masamapan, nagipasibabaw. Ayan. Tapos tinanggalan natin yung kanyang kasi i-charge natin yung battery. Dahil lang na-troubleshoot ko lang dito na problema mga sir. Nalubot yung battery niya dahil nakarikta na kaagad yung kanyang mga ilaw. Kahit na naka-off, gumagana. Pati yung MDL niya yata daw. Hindi nagsimula. Ayan, testing natin, charge natin. Charge mo yan. Tinulak na lang to. Ayan. May ilaw na kaagad. Off natin. Ayan. Tapos yung MDL. Ayan, gumagana. Ayan, naka-off yan mga sir ha. Pero gumagana na. Na dapat, ang gagawin sana na nila dyan, ay kapag nag-on ka, saka lang gagana dapat yan. Ayan, gumana siya. Ayan, nilubat niya yung battery niya. Kasi yung relay, kahit naka-off, gumagana. Sa magdamagan lang na hindi mo ginamit yung motor, lubat na kagad yung battery. Lalong-lalo pa naman, napakahirap sa Click 150. Or sa Click 125, dahil wala silang kickstart. Kaya dapat kapag nag-i-install kayo ng mga ilaw-ilaw, huwag nyo kaagad iba battery operated nang hindi pinapadaan sa ignition. Kasi napakahirap yung mga sir. Lulubatin yung battery nyo talaga yan. Mahirap niya kapag nasa ibang lugar kayo. Ganito yung sistema ng wiring. Pag uwi nyo, lubat na. Hindi na kayo makaka-uwi. Yan. Kaya babaguhin natin yung linya nito mga sir. Padadaanin natin yan sa accessories wire. Kung may relay ito. Pero kung walang relay ito, lalagyan natin ang relay. Kaya sisimula na natin, kakalasin na natin itong kanyang headlight, pati wiring dito, check din natin yung wiring niya, kung tama ba yung pagkakalagay. Tulad niya, hindi naman binalutan ng electrical tape. Paano kung nangatkat ng dagayan, nakarikta ng battery, walang fuse, masasunog na kagad yung wire, pati yung motor ninyo, susunodin yan dahil clearings lang or plastic parts lang yung kanyang clearings. Kaya doon nagsisimula yung pagkasunog ng motor. Okay, baguhin niyo natin yung wiring nito mga sir. Ayan, titirayan ni Kapulong. Tara mga sir, tanggalan na natin yung kanyang clearings. Yan yung kanyang wiring mga sir. Ito yung relay niya. Ayan, pagka hinawakan mo yung relay, ayan gumagalaw. Ay, hindi pa naka-intact. Tagalin mo nga itong Ito yung mga sir, delikado. Kung wala siyang yung sakit, lalo kung nakadikit yan sa sa chassis natin. Baka mamaya pag umulan, or kahit nung malilit na mga bubuit lang na daga, at malapit sa chassis yan, sunog na kaagad yung motor. Gawa pa ng walang fuse. Oh, masisunog yung motor. Kaya napaka-importante na nilalagyan natin lagi ng fuse. Dapat yung fuse nyo mga sir malapit din sa battery, huwag pumalapit dito sa taas para pumutok agad yung fuse. Yan, babaguhin natin yung linya nito mga sir. Kukunin natin to sa mismong accessories wire ng motor natin, basta ang Honda accessories wire nyan kulay itim or yung brown. Parehas lang din accessories wire yun. Tapos sa rectang battery, yung number 30 sa relay, pagsasamahin nyo lang yung number 30 sa relay. Kasi ito mga sir. Ito mga sir.
pag nagagalaw mo, nagluloko na. Okay, baguhin mo na yung kapulong. Ayan, baguhin natin mga yung mga wiring niya. Yung. Ha? Diyan na yan. Oo, diyan na yan. Baguhin mo lang yung linya ng ano, yung wire niya para mas maganda, hindi na masira. Si Kapulong po ang gagawa niyan, ha? Si Kapulong mga sir, malayo pa lang kayo. Alam niya na kaagad yung sira ng motor ninyo. Dahil sa kuntil niya. Ito mga sir, yung wiring niya, winawiring ano niya ni Kapulong. At nilagyan na natin ang fuse na ito yung pinaka-importante na dapat meron siyang fuse at mas malapit sa battery. In case na yung wire na pinagapang natin dito at mangat-ngat siya ng daga, sample dito. Yun siya nalagay. At pag nabalatan yung wire, dumikit ang puputok yung fuse na mas malapit sa battery. Kapag nilagay nyo naman itong fuse na to sa ibabaw, dito yung nilagay. At dito, nakaskasan, masusunog yung wire hanggang sa masunog na to. Ito magsisimula yung ano, sunog ng motor. Kaya dapat yung fuse niya napaka-important na ano, malapit sa battery. At nilagyan na natin ng ano, socket. At i-wiring muna natin. Tapos saka rin ayusin. Yan, basta ang gumagawa, mayroon ganito. Sure bull. Maganda yung kalalabasan. Bago lang. Okay, tinamo ka sir, yung kanyang wiring. Tapos titesting naman natin siya na patayin kung mamamatay na ito. Okay, ayan, namamatay na siya. Hindi na siya sumasabay sa ilaw. Tapos, ayan. Hindi na umiilaw. Gagana lang yan kapag ka nag-on tayo. Tapos start natin. Ayan. Tapos wala na. Ilaw. Ayan, wala pa yung ilaw niya kasi wala pa yung headlight. Okay, balik-balik na natin at hindi na siya madidrain ito mga sir. Dahil binago na natin yung linya tapos naglagay na rin tayo ng fuse.